Hi mga kitlog, it's me, Sen. I'm back. Yes, I'm back for another video. And ayun, sobrang tagal kong hindi nakapag-upload ng mga videos na. And I've been so busy doing a lot of things. Pero here I am, and I'm just going to give you an update kung ano nga ba yung aking mga pinagkagawa. Nung ako ay medyo nanahimik, no? Oo, nanahimik ako medyo matagal-tagal kasi ako nawala. But don't worry, here I am, and I'm going to do my best para makapag-upload ng mga videos on a weekly basis para po sa inyo kasi mahal na mahal ko kayong lahat. Sana all mahal. And perhaps, mga ka-itlog, you might be wondering kasi today is a Friday, pero meron po tayong video na nakapag-upload po tayo. It's because it's holiday. We are celebrating Philippine Independence Day ngayong araw na to, 12 of June 2020. Yan, isang magandang araw po sa ating lahat. And, ayun, I was supposed to show you a lot of stuff na pinagkaabalahan ko all throughout nung mga days na naging super busy ako because first of all, I was busy with work, so that's from 8 to 5 a.m. 8 a.m. to 5 p.m. and of course, gumigising kasi tayo ng maaga nitong mga nakaraang araw kasi nga, nag-garden tayo or nag-garden po tayo kasi somehow in preparation for my big sister who will be coming over, babalik na po siya dito sa Philippines, and that's something I can't wait, and pinagpreparean ko po talaga yon. So gusto nung aking big sister is meron tayong mga gulay na nakatanim dito sa paligid. Though marami naman talagang gulay na nakatanim dito sa paligid, iba pa rin talaga yung sarili kong tanim. Oo, ganon. And of course, ano pa nga ba, pag may free time ako, during my free time, gumawa ako ng paraan para mas maging maayos at mas magandang tignan kahit papaino ang aking ang aming kapaligiran. Yes, gusto niyo yun, di ba? Though ngayon medyo magsasakripisyo ako para ipakita yun sa inyo kasi it's been raining here since yesterday, last night. Ayun, kasi may bagyo nga. So, sa lahat po na mga naapektuhan ng bagyo, I hope you're all doing good. I hope you're all doing fine. And of course, hindi pa rin naman po natatapos ang pandemic na to. Sa mga nanonood po overseas, I hope and pray that everything is doing good on your end and you're staying healthy on your end. So, ito na, ipapakita ko po sa inyo, mga ka-itlog, ang aking mga pinagkaabalahan nitong mga nakaraang araw. Oo, ito na. Itlog, nandito tayo ngayon sa terrace namin. Ayan yung aking mini garden. And of course, ayun, nakikita niyo yun, naglagay ako, nagkabit ako ng duyan para kapag mainit yung panahon, pwedeng tumambay-tambay, ganyan. At merong pwedeng pagpahingahan kapag medyo mainit ang panahon. Oo. So yun yung isa sa aking mga ginawa. And of course, ito ngayon, pati tayo sa garden. Ito yung aming mini garden. Ayan yung aking mga halaman. Ayan, sa buhay na buhay sila ngayon. And it's still raining. So ito po, ayan, nakikita nyo, ang ganda-ganda niya, diba? It's so pretty. Ayan, shout out kay Luis. Oo, na nag-sponsor sa atin ng dalawang bag ng semento. Oo, dahil sa kanya, meron na tayong pathway sa ating garden. So yun pa lang siya, ganyan siya kahaba. Diba? It's so cute, so pretty. Ayan yung aking mga halaman. Tuwang-tuwa yung aking mga halaman ngayon kasi naulanan sila. And of course, ito ngayon yung aking pinagmamalaki. Oo, ayan, nag-garden tayo! Tama, nag-garden po tayo nitong mga nakarang araw. So, I wake up at around 5 a.m. I prepare breakfast. And of course, lalabas na ako dito before I go to work. So, ayan, may screen siya and then may net. Ayan, may mga kawakawayan din siya na ginawa kong poste niya. So, nakakapagod siya, pero very worth it. Lalong-lalo na nung nagtanim na. Kasi nakikita ko na ngayon yung mga tinanim ko. Oo, so ito, papasok tayo dun sa aking garden. Kaya ako siya clean-nose na ganito. Kasi yung mga tinanim ko is paboritong kainin ng mga manok. Oo, kinakain-kain ng mga manok. Napaka-evil darkness ng mga manok ko. So, ito siya, mga ka-itlog. Dali, struggle lang talagang pumasok. So, kasi may hawak-hawak akong gimbal, tapos hawak-hawak ko tong payong ko. Tapos nagsasalita pa ako at the same time, di ba? At umuulan pa. So ito siya ngayon,
may mga tinanim akong sitaw. Ito ngayon yung mga sitaw. And then, dun sa kabila, doon naman yung mga bagyo beans. Oo, dun ko tinanim yung mga bagyo beans. And, ito, ang aking mga ampalaya. Oo, ito na sila. Ang lalaki na nila ng aking mga ampalaya. So, nagsisitubo na sila, nagsisilabasa na sila. And of course, meron ako mga tinanim na sibuyas doon sa dulo. So, pati doon sa kabilang dulo doon. Doon at saka doon. So, meron ako mga tinanim na sibuyas. And then, later on, hopefully, tomorrow, makapagtatanim ako dito ng mga bawang. Itong pathway na to. Kasi sayang eh. Nasasayangan ako dun sa space. So, tatamnan ko yan ng bawang yung mga spaces dyan. So, yan yung isa sa aking mga pinagpaguran. Gumigising ako na maaga para makapagtanim-tanim dito sa ating paligid. And of course, ano pa ba? Pupunta pa tayo dun sa kabila. Oo, punta tayo dun sa kabila. So, papunta tayo ngayon doon sa aking sa iba ko mga tinanim. Ito naman ay mga colorful gumamela. So, merong pink, merong violet, and then meron yung mga maliliit na bulaklak. Pinagsama-sama ko na sila dito para maganda siyang tignan, para very welcoming naman siya kapag merong mga bisita. And of course, itong mga to, yung mga San Francisco, mukha lang siyang nalanta, guys. Mukha lang siyang nalanta. Pero bagong tanim kasi yan, syempre, lahat naman tayo nagsisimula dyan, di ba? Kailangan mong malanta bago ka umusbong at gumanda. Antaray! And of course, ito, hindi ko alam kung anong Tagalog nito. Pero may mga tininim pa ako dito. Ayan, sa Ilocano, ang tawag namin is palang. Itong mga to, tinaniman ko to ng palang. Hanapin natin kung makikita natin yung lagayan niya. Ipapakita ko sa inyo. Hindi ko kasi alam kung ano yung Tagalog niya. Nalimutan ko yung Tagalog term niya. And then of course, meron din tayong mga tinanim na kalabasa. Oo, meron tayong tinanim na kalabasa or squash. Ito yung mga yon. So, ayan na sila. Nagsisilabasa na sila. And of course, ito din. Meron din rin dito. Meron pa dito. Punta natin, papakita ko sa inyo. Sakripisyo talaga ako sa inyo, guys, ha. Tingnan nyo, kahit umuulan, lumabas ako para maipakita ko lang sa inyo yung aking mga pinagkaabalahan. Para naman hindi kayo magtampo sa akin. Kasi may mga nagtatampo na sinasabi sa akin, bakit daw hindi na daw ako nag-upload ng mga videos ko. So, ito po ang aking mga pinagkaabalahan nito mga nakaraang araw. Nag-garden-garden, galor-galor tayo. Ayan. Ayan na sila. Nakakatuwa, di ba? Kasi nagsisilabasa na sila. And, ayun, so, meron pa tayong tinanim doon. Ayan. And of course, ito pa. Ito sila! Yay! 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 Ayan! O, oh, diba napakaganda? And of course, ito din, yung ating mandarin is nagsisimula na rin siyang bumunga. Ayan. So, ang ginawa natin is ini-sprayan natin yan every morning. Ini-sprayan ko sila ng bug spray para hindi masyadong... Ayun, nakikita niyo ba yung mga bunga? Ayan. Ayun yung mga bunga niya. Oh, oh, diba? Diba? Ang gaganda. Ang gaganda. Kasi ang ganda ko. Charing! Ano pa ba ang aking maipapakita sa inyo na pinagbisihan ko? So, yan yung ilan sa aking mga pinagbisihan. And of course, ay na nga, kapag nag-work na ako 8 to 5, hindi na ako masyadong nakakapag-upload ng videos kasi plakda na talaga ako kapag gabi. And of course, pinaganda rin natin yung ating kamote. Oo, yung ating mga kamote tops. Ito yung mga pinagkukuhan natin ng kamote tops na napakarami nila. Ang lagu-lagu nila ngayon, napakaganda nila ngayon. O, diba? Buhay na buhay sila ngayon. Napakaganda nila. Luwang-luwang. Ayan. So, hindi ako nagsasawa na sa pagtatanim ng mga gulay. Because, you know, it's good. And dahil nandito naman tayo sa barrio. And of course, it's pandemic. So, ayun. And of course, nakikita nyo ba itong mga to? Ayan, yung mga yan ay saluyot. Oo. So, ito ay hindi yung kagaya nung mabilisan na binibili. So, ito yung mga magagandang klase ng saluyot. Ayan. So, kawawa din tong mga to kasi... kasi simula pa lang nilang sumibol, tinatalbusan ko na sila. Oo, ganon, para ma-challenge sila na magsanga ng magsanga. Ganon. Oo, and of course, ipapakita ko rin sa inyo yung update ng ating mga rambutan. And of course, ng ating mga lansones. So, ito ngayon yung ating lansones. Ayan, napakaganda na po nila. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan na po sila ngayon. Ayan, shout out dun sa payong ko. So, ito po sila ngayon. Yan yung aking mga lansones.
So gumaganda na sila, napaka nagsisimula na silang lumaki. And of course, nagiging mas matibay sila ngayon. Sinusubok na sila ng panahon kasi nauulanan sila. Usually kapag umuulan, natatanggal daw, hulog yung ibang mga bunga. Pero ngayon, tignan ninyo, napakatitibay nila. Iba, nagpapakatatag sila. So hopefully talaga maging marami, maging fruitful talaga ang kanilang pagbubunga this year. And ito pa ha, just a little update din. Yung mangga kong galit na galit. Oo, ayun, yung puno ng mangga. Tingnan nyo ha. Hanggang ngayon guys, hanggang ngayon mga kaitlog, hindi pa rin sila natatapos sa kanilang mga bunga. So napakarami pa rin nilang bunga hanggang ngayon. Minsan nanggugulat na lang paggabi kasi bilang bog, gumaganon sila. So ito, ayun lang naman so far ang aking mga ipapakita mga kaitlog. And yung isa pang inaabangan ninyo, yung ating mga rambutan. So ito na ngayon yung ating mga rambutan. Wait lang, ito sila. Ito na sila ngayon. So far, ganito na ang mga itsura nila, ganito na ang mga sizes nila. So dati, nung last time, nung huli kong pinakita sila sa inyo, is kasing laki lang sila ng benching ko. Ngayon, kasing laki na nila ang 5 piso. Ganyan na sila. Lumalaki na sila, mga kaitlog. Ayan na sila. So napakarami nila ngayong bunga. Galit na galit sila. Ayan, so napakababa lang. Imagine mo, ito na yung ground. Ayan. So ganyan lang sila kababa, di ba? So for sure, sulit na naman ang ating kanilang pamumunga this year. At sigurado mabubusog na naman tayo ng napakaraming fruits. Don't worry, i-update ko kayo para mainggit kayo. Charot! So ayun nga mga kaitlog, I hope na nagustuhan ninyo. Hindi ko na po masyadong pinakita yung iba. Meron pa po akong mga tinanim na luya doon sa likod, doon sa banda doon. So meron pa akong mga tinanim na luya, you know, para meron akong tanim. So yun yung mga tinanim ko pa. Kasi hindi ko na pinakita sa inyo guys kasi lumalakas yung ulan. Lumalakas yung patak ng ulan. It's raining cats and dogs. Not literally, ha? Uy, maraming salamat mga kaitlog. And abangan po ninyo pala, no? Abangan ninyo. Because meron na po tayo, mag-stick na po tayo sa weekends na pagla-livestream po natin. So that's Friday, Saturday, and Sundays. And papangalanin po natin yung Friday natin na livestream na Tambay Fridays. And sa Saturday naman po is Sweet Saturday, and Sunday is Blessed Sunday. Ano po yung mga mangyayari during those live streams po? All of my live streams are still informational and of course educational. So marami pa rin po tayong i-share na gano'ng mga information during our live stream. And of course, ano pa ba? Yung abangan nyo rin ang ating mga guests. So magkakaroon tayo ng mga guests all throughout our live stream. So Friday and Saturday may mga guests po tayo. As Friday to Sunday po pala may mga guests po tayo doon. And still marami pa rin pong good vibes, fun and enjoyment pa rin po siya. Kasi yun po yung iikutan talaga ng ating live stream. So maraming salamat mga kaitlog. I hope that you're all having a good day. And I silently pray for each and every one of you who's still supporting me. And thank you so much. I really appreciate all the love and support. So keep safe, stay healthy, always wash your hands, and of course if you're going out, always wear a mask. Maraming salamat mga kaitlog. So nandito na lang po tayo, abangan po ninyo ang ating mga uploaded videos. See you next time. Bye.